party, guys. Pabalik na kami sa Davao. It's Friday morning and Biyernes Santo. So wala ganon sa sasakyan. Yan ang advantage. So, and look, sa kaliwa ko, the beautiful sunrise. Sobrang grateful namin sa fruitful 3 days. Short but sweet. Talagang ano, na-meet yung mga friends, nakapag-bonding with family, nakapag-beach. Grabe, kompletong experience. Punong-puno. So, yun. Pauwi na. Pauwi na kami. At hopefully, mahabol namin ang first trip ng barge para nasa Mindanao na agad kasi rush hour. Marami ng kasabay sa pasahero na pauwiinan. Biyernes Santo. We thought wala na talagang mga sasakyan, walang open walang na gas station. Kaya kahapon, walang public utility. Meron naman pala. Konti lang. Meron pa ring bukas. Hindi lahat, pero at least meron pa ring may nakabukas pa rin. So hindi ganong kakabahan. Wala pa sasakyan. May mga naayubi gani o bus. So, pili na siya pareha sa unang panahon nga totally wala. Hello. Nasa ibang rota kami ngayon pauwi. Hindi sa usual na bukit area na sa coast na medyo ginagawa pa yung daan. Yung daan sa bukit. Mas maganda sa Agas-Agas Falls. Although maganda sana siya. Kaso yun niya. May mga maraming parts ginagawa. Hindi rin namin nakita yung Agas-Agas Falls dahil gabi na kami nag-travel ko. So, dinaan na lang namin siya. Sorry na lang, Agas-Agas Falls. Hindi ka na nasilahitan. So, this trip pa away ay mag-coastal road tayo. And hopefully, maka-drop by na isang magandang resort along the road. Tingnan naman natin yung situation dito sa may ano, coastal, mga Pacific. Ito talaga nakaharap sa Pacific. No? Oo. Malalakas ang alon. Alon at talaga yung bagyo. Dito talaga ang sasakta. Yan o. Pero ang ganda. Para sa amin, mas maganda ang roads dito sa coastal area compared doon sa dinaanan namin sa Phuket. Maraming resorts kaming dinaanan, kaso lang ay dahil holiday, hindi sila bukas. Bulag, huwag kayong magpabulag-bulag. Dito, yung landing ng mga Americans World War II led by General Custer. Kasi ang daming troops na dala. Dulag hanggang palo. Doon ang kadami, no? So ano pala? Sige, paki-ano pa talaga ng mga history. Paki-explain mo pa. Wala na. Uy, isda oh. Isda. Grabe yung isda ni Kuya oh. Oh? Wala, gumagalaw pa ba ya? Hindi ah. Hindi. Sabihin niya. Barilis, no? Barilis. Ganda ng kalsada dito. Kalsada. So far. Oo, oh, oh, mas okay dito kaysa doon talaga sa bundok.
okay naman na part din doon, pero marami talagang ginagawa. Nasa Mayorga. Mayorga na ta. At ito lang, Mayorga. So, Palo, Tanawan, Tolosa, Dulag, Mayorga. Fifth town from Tacloban. Talagang hero talaga dito si MacArthur. Natin. Kung hindi sila pumunta, under Japanese occupation pa tayo. I mean, dito ba? Heavily ano kasi talaga dito siya si... nag-land. So, nabigyan attention yung area. Kung hindi dumating si MacArthur, baka wala na. Hindi Japanese na. Na-liberate. Ni Kuya kanina nakainan namin dila kami ng saging ng kamote. Hindi ko lang nakuha yung ano niya pangalan. Gusto ko bumalik. Next time.
visit all types of vehicles. Zigzag ulit. Ay, hindi naman masyado. May diretso, may pakanan. Ano to? Diretso. Nunangan! Beach side pala talaga. Chill-chill muna. Ahangin muna dito sa beach. Wow. White sand siya. White sand yung beach nila. At hindi rin sobrang alon. Tama lang. Ooh, sarap. Hanap tayo ng resort sa Liloan. Doon tayo magliligo. Southern Leyte. Lampas kami Inunangan. So, hi Ate Claire. Ang ganda pala ng lugar nyo. Saka, ano hello dito? Sa mga taga Southern Leyte. Anong barangay na ba ito? Mga jaja na dito talaga. Bohol influence. Speaking na sila. Ganda, grabe. Ganda, no? Masarado lang yung mga beach resorts ngayon kasi nga. Yan yung santo. Holy week. Pero, kita nyo naman yung view, no? Dagat.
So, dito na tayo sa San Ricardo. Baywalk siguro. Baywalk. Hindi lang tao. 11:30. Ilang tao. Okay. Hanap tayo masisilip. Air. Ganda ng dagat. It's full. Walang hangin. Walang malakas na alam. Ganda na dito, no? Na-develop siya noon, no? Ganda pala dito sunset. Sa hapon, yung upuan, no? Mm-hmm. And because it's holiday, wala may masakyan nga boat or ro-ro pa adto sa Surigao. So, na-stranded me. Diari sa Southern Leyte. And thankfully, na-i-open nga resort. And it's a beautiful resort. Ugang amo ang host. Ang tag-iya sa resort, very accommodating. Beachfront ni siyang resort kaya lipay kayo ko kay gusto dyan ako o beachfront kay para makaswimming pud ni o ma-enjoy pud na mo ang amo ang stay dire sa Southern Leyte. Ibuhatan pa gani niya o kaning kuano kaning umbrella kay para mag-picnic-picnic mi odra. Niud to ta alas stress na actually so mo pa niya mong paniud to. Sige, nikahon man ani o. Ano ito, goggles na ito? Mag-swimming? Oo, pagkuhan. May kinapubuda mo yung anak. Oo, ang ngandam rin yun. Ngandam rin yun. Mag-scout eh, mag-scout. Mga laaga, ano? Oo, ano? Pag nasad mo din ako, malingaw dumunta na sa foreigner daw. Ah, makaban ah sila? Diha, ito yung mga foreigner nagkuhan, nag-sawsaw. Oo, parang nag-wilangway dito din ah. So, nito mo sa landmark pa dito. Oh, oh yeah. Dito sa landmark sa naadito ang kanang pintuyan, namis mong pintuyan nga. Dis makakuha. Nakalaga po tayo, makasuri mo sa Kaningag. Kaningag? Oo, oh, sa Kaningag. Nandito mo sa kanang murag Little Batanes. Ay, mo. Mm-hmm. Oo, oh, Little Bukid. Nandito mo. Mm-hmm. Uni alam, sinindot po dito, pero before mag sunset, adto na mo. Maoman. Para pag-abalik din yung sunset din yung mga abdan. Dito. Ano man lang? Pila mo na ka-oras ito nga? Nagdukul na, wala na 30 minutes. Ay, mga total love. Asa man naagi on? Ato mo. Asa, ato. Ato, buhay na bis. Buwan na naman ako, ma'am. Ha? Buwan na naman ako. Buwan ka? Oo, buwan na naman. Buwan na ninyo. Buwan na naman ako. Kada po kayo, i-guess mo po. Oo. Ganda lang kung buwan ito. Sige. Ato mo. Sige. Pero pag kanang sunset na nga, oo, mababa. Balik yun mo kay Mindot yun. At least makapapicture ba? Oo. Slagod mo. Set ito ba? Oo. Kumasawa. Pero ato sa buwan kanina. Kay Mindot dito kay kanang Little Batanes. Oh. The overlooking Surigao. Sige, oh. Sige ma'am. Ay, na-excite ako. Ang kalaaga na lang yun. Huwag mo magbutag ang mga nakuan mo. Na-stranded. Okay lang. Mahin nga kag makabalik. Mabalik mo ka dito. Oo, kaya wala. Kanang memory. Ang yaon niyang gabi, iingat ko kung mag-revive. Oo. Makamaliay ka ng suga din ha. Tungod ani nga trip na realize na mo nga okay ra pud ay mo explore og other ways or other nga agianan other than the usual nimo nga ginaagian or kung asa ka komportable per me. Sometimes ang winding road nga wala pa nimo naagian would lead you to a beautiful destination. Sa kanina mo nga experience, nalipay mi kay buhi dadi ay gihapon ang hospitality sa mga Pilipino, natong mga Pilipino na experience o na kitaan yun na mo sa among mga mata kung unsa ka hospitable ang mga Pinoy. Buutan yun dadi ta by nature ang mga Pinoy and very welcoming maski pagkinsa ang muadto sa ilahang lugar.
Gusto gyud nato mahatag ang atong best sa atong mga bisita. Ug sa makausapad, ako kaya ang amo pagpasalamat sa inyohang pag-support dinhi sa among channel. Salamat sa pag-subscribe, comment, and like. Hangtod sa sunod nga video, kita-kita na pud ta pohon. God bless you. Ka-journey. Bye!